So what's up mga boss? Magandang gabi po sa inyong lahat. Andito na naman ang Boss Noli Vlog, nagbabalik. Welcome po tayong lahat sa ating YouTube channel. Ating mga second batch na isasalang para sa second batch na ating pagpapabisa. So ito mga boss, dun sa mga hindi aabuti ng ating first batch, so mangyayari dito, siguro naman dito mapabahagian na kayo rito. So wag lang kayong mainip mga boss, at ito isasalang na natin. So hopefully marami po sanang mapisa dito sa isasalang nating itlog. At nang sa ganon, yung gustong mag-inquire, makapag-inquire sila. So dito po kasi mga boss, karamihan kasi na nag-inquire sa atin, puro mga OFW. Minsan tumatawag sila sa akin direct. So may mga time na siyempre nag-e-effort sila, gumagastos sila ng load para lang makapag-inquire ng manok sa atin. So kahit papano, pagbibigyan naman natin sila. Pwede na! And then dun sa mga ibang nag-inquire na nandito sa Pilipinas. So mga boss, pasensya na kayo dahil kung minsan hindi ko kayo ma-reply. Dahil kagaya ng mga sinabi ko na mga nakaraan, huwag po kayo mag-message doon sa ating page. Dahil kahit na maraming message na magawa nyo ron, hindi ko kayo ma-reply. So ganun pa man, ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo. So ang gawin nyo, doon po kayo sa Messenger mag-message. And then doon po sa vlog natin, makikita nyo po doon. Doon sa FB page, makikita nyo doon yung link. And then doon sa description, makikita nyo doon yung link ng ating Facebook. And then madali nyo matitrace yan. Huwag po kayo, inuulit ko, huwag po kayo mag-message doon sa ating page. Hindi ko po kayo marireplyan mga boss. So ito, umpisa na natin. Tayo ay magsasalang na ng itlog. So habang mainit-init pa. So ang nangyari, ipe-prepare na natin lahat. So ayan mga boss, ito yung isasalang natin sa ating incubator. So ang first step natin kasi, kailangan ipe-prepare muna natin yung ating incubator. Ito mga 2 hours na siyang umaandar. So kailangan makapag-provide na siya ng init muna dun sa loob. And then para pag sinalang natin, hindi na madedelay yung init. So medyo nakakapagod lang na magsalang dun sa ating pugon. So ayan yung isasalang natin mga boss, nasa 80 piraso siguro to. So sinisure lang natin mga boss na sila ay masisecure and then mapipisa lahat. So sana lang maging fertile sila. So ayan mga boss, and then connect natin, check natin yung tubig. So almost done. And then yung temperature nya, thermostat, so okay naman, normal. And then yung tubig sa loob, yung ilaw. So dito lang mga boss, dun sa mga baguhan na gumagamit ng incubator. Kinakailangan po mga boss kapag sila ay ginamit natin, na nagamit na natin sila sa first batch, and then magsasalang tayo ng pangalawa, make sure lang na dapat i-disinfect nyo sila.
Para na sa ganun, yung mga maiiwan na bakterya doon sa loob, so mamamatay sila. So dito ginawa natin, in-spray natin ng Solrox. And then in-spray natin ng Downy para mabango. So ayan mga boss, almost ready na yung ating incubator. Ito lang mga boss, sa paglalagay kasi ng itlog dito sa ating egg tray, kinakailangan natin na ilagay yung make sure yung tulis niya ay nandun sa pinaka ilalim. So nakapatayo siya, meaning. So ayan mga boss, kinakailangan ganyan. And then kinakailangan maingat tayo sa paglalagay. Dahil kapag po ang ating itlog na nailagay, and then ito pala mga boss, bago natin sila isalang, kinakailangan na i-check muna natin sila doon sa candler. So sa akin, ang ginagawa ko ganyan. So pina-flashlight ako sila to make sure na wala silang crack. Kasi mga boss, kapag po yan ay sinalang natin ng may crack, kahit ano pong gawin natin, hindi po magpipisa yan. Kaya dapat nagsiselect tayo during egg collection bago natin sila i-keep, and then bago natin sila ilagay sa incubator, make sure na i-double check natin para ma-sure natin na walang crack talaga yung may papasok natin. So ito mga boss, nakapaglagay tayo ng isang tray. So 42 pieces, isasalang na natin sa loob. Kinakailangan lang medyo maingat tayo sa paglalagay. Kinakailangan lang mga boss, sa paglalagay ng itlog, make sure natin na yung itlog na ilalagay natin sa loob ng tray ay nasa magandang proportion. Huwag po natin ipapasok sila ng ang posisyon nila ay nakatagilid. Then once kasi na mag-swing po yung ating automatic incubator, so hindi po siya mag-perform yung kanyang laman sa loob. So kinakailangan masyon natin na nakalagay siya ng maayos dito sa tray para nun sa ganun, pag nag-swing siya, hindi siya gumagalaw. So, pagka kasi umuuga-uga po yan mga boss, mahirap po mabuo yung sumilya niya sa loob. So, ayan, sinisiguro natin na kinakailangan nasa maayos sila na posisyon. So, ayan ang unang isasalang natin, and then ipiprepare natin yung isa pa. So yung unang isinalang natin mga boss, mga anak ng 5K sweater. So kinakailangan po kasi na group by group. So mapagsama natin yung bawat bloodline para hindi tayo malito pag sila ilalagay na natin sa candler. So ayan ang ginagawa kong paglalagay dito mga boss. And then kapag sila ay nailagay dito sa egg tray, so, nire-record ko sila kung bawat bloodline na nakalagay dun sa tray. Just in case na mag-handling tayo, hindi tayo malilito. Lalong-lalo na mga boss kapag maraming bloodline yung isasalang natin sa incubator. Ito mga boss, kinakailangan kasi mapagsama-sama natin yung may mga pangalan para just in case hindi tayo malilito mga boss pagdating ng time na sila ay gagandling natin. So madali lang sila mabibilang. Sinusiguro natin na sama-sama yung totoong magkakaisang pinanggalingan.
dito kasi mga boss, kinakailangan natin na maging stricto sa paglalagay. And then sinisiguro natin na yung pagkakalagay ng itlog, so naka-form siya ng maayos. And then sa pag-check ng itlog, kinakailangan maging stricto tayo dun sa pag-select ng itlog na ating isasalang. Hindi po kasi po pwede yung basta tayo salang ng salang, mga boss. Dahil mahirap po kasi yung salitang bahala na. And then yung iniisip natin na mapipisa. So dapat nakakasiguro tayo na yung ilalagay nating itlog ay hindi natin uhulaan kung mapipisa. Kasi mahirap po maglagay ng alanganin, mga boss. Kailangan sigurado. Para lang sa ganon, yung aasahan natin na darating na mapipisa, ay sure na mapipisa. Nakita nyo naman yung first batch natin, mga boss. Marami siyang nahats na sisiw. Kasi nga, hindi tayo nanghula. Nakasunod tayo dun sa ginagawa nating proseso sa pag-breed at dun pag-select. So sana lang mapalaki natin ng maayos yung ating mga sisiw. So mukhang kukulangin yung tray natin, mga boss. Loaded yung ating incubator. So, ito na, mga boss, yung second tray na napuno natin. Bali 84 pieces lahat. So merong isa na na-reject. So pantatlong selection na natin to. Meron siyang crack. So hindi na natin siya isasama dahil 101% hindi naman po ito mapipisa. Kaya ang mangyari, hindi na natin isasama. So, ito ngayon, yung 84 pieces na itlog na isasalang natin para dun sa ating second batch na breeding. So, ito, mga boss, at isasalang na natin uli para makapagpahinga na yung ating mga itlog dito sa loob. So sa ganitong pagsasalang, mga boss, reminders, lagi kong inuulit, kinakailangan handle with care. Wow naman! Wow! Wow! Kinakailangan be careful dahil alam nyo naman ang itlog. Masamang nauuntog yan. Dahil pag yan nauuntog, bumabasag. Ang itlog, pag nauuntog, nabasag. Pero pag kinamot, hindi nababasag. Nagbibiro lang ako. Boss, sinisure lang natin na nasa tamang posisyon sila nung kanilang pinaglalagyan dun sa egg tray. Kasi, mga boss, kapag hindi maayos yung kanilang pagkakalagay dun sa kanilang egg tray, pag nag-swing yan, gagalaw. So every time na mag-swing yung tray natin, itong setter, so mangyayari yan, masyadong makakalog yung itlog. So ayun, mga boss, nakita nyo na yung ating second batch na isinalang dun sa ating incubator. So magka-count tayo ngayon ng
20 days para doon sa ating pagpapisa. And then una, 10 days muna para sila i-candling natin. And then after 8 days, another 8 days para sila i-final candling. And then after noon, ililipat na doon sa hot chair. So ganun po ang pag-incubator ng itlog, mga boss. So ayun na, mga boss, tapos na tayo magsalang ng ating mga itlog na pina-incubate. So hopefully makapisase ng marami. So ayun lang, mga boss, dito na natin tatapusin ang ating munting vlog. So maraming salamat dun sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel, dun sa mga solid na sumusuporta sa atin, dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo, mga boss, para maging updated kayo dun sa ating mga video na i-upload. Para mangyari yun, huwag nyong kalimutan na mag i-hit yung notification bell. So yun muna, mga boss. Hindi kayo hindi mag-notify sa inyo kapag hindi kayo nag-subscribe at hindi nyo i-click yung notification bell. So, ganun lang, mga boss. Maraming salamat po sa inyo. Good luck po!